trading, guys, money siya, buy and sell. It can be, pagpalit na ko, baligyan na ko siya, ginansya. Pwede po, pagpalit na ko, baligyan ako siya, uglugi. Another thing is, usually traders are short-term. Gusto lang may tabo, I want to make money big in a short span of time. It may be one day, pwede ganun, seconds lang, pwede minutes, pwede hours, pwede na siya. Kasagaran sa mga traders, ang ginatanaw nila is technical analysis. Kanang bitong mga charts na makita ninyo. Pag makita nila, the trend is going up, chances are they're going to buy or long ang posisyon. Pag once na makita nila the trend is going down, most probably is short po na nila ang market or mag-sell sila. The trend is their best friend. Mamaya yung linya nila. Sa investing, kasagaran ng approach is buy and hold. Palito nilang asset, ilang i-hold for the long term. Why? Because ang thinking nila, musaka ang value. Therefore, ang ilahang perspective is long term. They're not thinking about one day, one hour, one month. They're usually thinking about minimum 5 years. Ang kasagaran ginatanaw nila is not the technical, but the fundamentals. Ginatanaw nila duha ka buok. Profile sa kumpanya or ang ilahang financials. Kung ikaw, mo-invest ka sa isa ka negosyo, unsa may gusto nimo? Ginansyado ang negosyo o palugi ang negosyo? Ginansyado. So ang logic lang, when it comes to fundamentals, tanawon lang nimo ang kumpanya na nindot ang ilahang financials. Positive. Sa finances, manggod, good news ang positive. Sa medical, negative ang positive. Diba? Sir, positive kag cancer. Patay. Pero sa finances, positive ang negosyo. Lipay kay ka. Kani sa trading, naapoy ginatawag kanina. Tun-an ako ni isa kong amigo na naga-trading o forex. Na ay ginatawag na 90-90-90 na principle. 90% of new traders lose 90% of their money within 90 days.